Good morning po. Gusto ko lang po ulit gumawa ng reaction tungkol dito kay Rendon Labrador. Dahil sobrang andami-dami na talaga niyang tinira. Ipakilala muna natin si Rendon Labrador. Siya ang tinatawag na self-proclaimed motivational speaker. Ang ganda no, English kasi. Pero kung iintindihin natin ang ibig sabihin, ay siya lang ang nagsabi na motivational speaker siya. Dahil wala talagang kumikilala sa kanya. Sa dami ng taong duman sa dila niya, sa dami ng mga nilait at sinagasaan niya, ewan ko ba kung saan siya pumupulot ng lakas ng loob para gawin niya. Kung motivational speaker ka, ang ibig sabihin ng motivation, magmomotivate ka ng tao. Pero sa ginagawa mo, hindi ka motivational speaker. World breaker ka eh. Ang daming mundo na ang sinisira at sinira mo. Pati showbiz, tinitira mo na lahat. Gusto mong pagsamasamahin sila, ano ka, si Superman. So, ang pinaka-latest ngayon, itong kay Michael V. So, sa kanta ni Michael V, nung unang rinig ko yun, yes, ikaw talaga ang unang pumasok sa isip ko. Pero, si Michael V, may respeto. Kasi, ni initial mo, hindi niya binanggit. Pero, sinalo mo. Hindi lang ikaw ang nag-iisang taong ganyan. Marami kayo yung mga sumusuporta sa'yo. So, susunod, isip-isip din. Huwag kang salo ng salo. Hindi yan para sa'yo. Ang hirap kasi sa mga tao. Kala mo sila na yung tinitira. Pero, parang totoo naman kasi. Ano, nasaktan ka. Tinamaan ka. Kasi alam mo, totoo. Kasi papansin ka eh. So, ito namang mga media, pinapansin ka, ayan, lumaki. Hanggang ngayon, viral ka. Bakit kasi hindi ka nalang manahimik dyan sa bahay niyo? Kasi kasuhin mo yung mga problema niyo. Problema mo, yung mga investors mo, sabi ni Manila ba yun, na vlogger na ang yabang-yabang mo, wala ka naman palang pera. Kasi kasuhin mo yung mga tinakasan mong bata dyan sa motivational rise mo na yan. So ano, wala ka na sa episode bar kasi ang mahal-mahal ng motivational rise mo. Tsaka yung mga sinasabi mong laos na tao, hanggang ngayon nandyan pa rin sila. At least sumikat sila. Ikaw, sumikat ka ba? Hindi ka pa sumisikat, laos ka na eh. Akala mo yung ginagawa mo, nakakabuti yan sa tao. Nakakasira yan, hindi lang sa mga bata na sinasabi mo na kabataan ng pag-asa ng bayan. Sa ginagawa mo, ano, gusto mo gayahin kanila? Tapos ngayon, sasabihan mo si Michael V na paki-elamero. Bakit? Sino hindi ba mo ba alam, Michael V, ang ibig sa amin ng Michael? Sa tingin mo, sige nga. Bakit ka na kaya-kialam? Ayaw ka maki-elam sila. Pero ikaw, naki-elam ka na. At ikaw, binabanggit mo pa yung mga pangalan ng mga taong pinakikialaman mo. Ngayon, sabihin mo nga kung tama yung ginagawa mo. Sinong mas tama? Oo, may mga part kang ginagawa na maganda. Katulad yung pagiging fair. Yung nangyari kay Ayon at kay Vice at dun sa mag-asawa, sa it. Okay ako dun. Pero yung panalait mo ng tao, dahil pangit, hindi maganda yun. Hindi lahat ng oras, hindi habang buhay maganda ka, guwapo ka. Papangit ka rin, tandaan mo yan. Pagtanda mo, malalaos ka rin. Yung katawan mo, nako, bibigay din yan, postahan tayo. Lalo na ngayon, sa dami ng stress mo, ewan ko lang. Ewan ko nga lang eh, kung paano ka pa nakakatulog ng mahimbing sa gabi na halos lahat ng tao galit na sa'yo. Ang dami mong pinagsasabi kay Michael V. Na kung ano-ano. Pero alam mo, para dapat sa'yo yun eh. Ano, nalunok mo na ba lahat ng sinabi mo? Bumalik na ba lahat ng kinatatakutan mo? Katulad ng unang sinabi ko, kahit isinusuka ka na ng buong mundo ng showbiz, naniniwala pa rin ako na may kabutihan dyan sa puso mo. Naniniwala pa rin ako sa nabasa ko dun sa profile message mo. At kahit halos lahat ng sa showbiz ay nagagalit na sa'yo, hindi pa rin ako susuko sa paniniwala ko na
mabuting tao ka pa rin. Kahit sa sobrang dami ng masasakit na salita ang pinagsasabi mo, naniniwala pa rin ako na mabait ka pa rin tao. Sana magising ka na sa katotohanan na ibang-ibang mundo mo sa mundo ng mga celebrity. Isasabihin mo na influencer ang bagong celebrity yun. Naku, maraming motivational rice pa ang ubusin mo bago ka maging celebrity. Hindi ka naman sikat eh. Feeling mo lang sikat ka. Kasi nagva-viral yung mga pangungontra mo sa mga tao. Meron kang magagandang ginagawa, oo. Pero halos lahat pangit. Ano, kay Ben Tulpo ka lang matitiklo? Kay Ben Tulpo ka lang mamagsisori? Pag ang isang alam mo, tao, mas masarap kung wala kang kaaway. Subukan mo lang para maramdaman mo yung sarap. Alam mo, yung mga artista na yan, mababait yan. Mag-sorry ka lang pag bibigyan ka ng mga yan. Kasi gusto nila matanggap mo na yung pagkakamali mo. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo may mali. Walang taong perfecto. Kahit ikaw. Sa tingin mo yung mga supporters mo, agree yan lahat sa'yo. Sumusupport lang yan sa'yo. Pero sa isip nila, may mali pa rin na ginagawa mo. Kailangan mo rin mag-isip minsan. Parang tama si Mr. Focus eh. Kailangan mong mag-jowa. So, pag may jowa ka, meron ko control sa'yo o magsasabi sa'yo ng ginagawa mo tama o mali. Ano bang hinahanap mo kasi? Tama ba ang sinabi ni Christy for me na pamintang durog ka? Hindi nga bu- Tapos kumakapanlait ka sa mga ginagawa ng mga bakla. Akala mo kung sino kang malinis. Eh may nagsabi nga na may mamsyo ka. O bakit yun? Hindi mo binibira. Kasi alam mong totoo. Siguro nung nasa piling ka nung mamsyo na yun, tingin mo sa sarili mo, palamunin ka. Kasi nanggagamit ka lang ng tao. Hindi totoo yung nasa piling mo. Yan si Ayon at si Vice. Kahit kaano na sila katagal at alam natin na matatag ang samahan nila. Totoo ang pinapakita nila sa tao. Hindi mo kasi alam yun kasi wala kang jowa. Mag-jowa ka na kasi. Kung ako sa'yo, magbago ka na. Gaya na ang sinabi ko, hindi pa huli ang lahat. Huwag mo hayaang lamunin ka ng kasama ng damdamin mo dyan sa pinag-agagawa mo. Hindi lahat nadadaan sa sakit ay sa init ng ulo. At dyan sa pagiging galit-galit mo mag-post. Nako, anong masasabi mo kay Kiko Matos? Nibira ka ni Matos dahil yan sa mga motivational rice paint na yan na nasa inyo hanggang ngayon. Ba't hindi mo ibalik? Nabenta mo na? Totoo nga yun, pag mali dapat itama. Pero sa tingin mo ba ikaw, wala kang maling nagawa? Di ba ang advokasya mo itama ang mali? Eh yung mga ginawa mo, pag-iwan sa mga bata, pag-iwan dyan sa mga investor mo, tama ba yun? Di ba mali yun na? Dapat, bago ka magsalita, pansinin mo muna yung dumi sa sarili mo. Kasi, sa dami ng sinasagasaan mo, ikaw, hindi mo alam, nalulunod ka na. Huwag mo antayin, lunurin ka ng sarili mong emosyon. At kainin ka na ng katotohanan na maling-mali ka sa mga ginagawa mo. Kaya nga nung unang sinabi ko, ang karma, malupit yan maningil. Tandaan mo, nagsisimula na siya. Punta na siya sa'yo. Napanood ko ang The Wrecker Show mo. Ang gaganda ng mga sinabi mo. Alam ko na lahat ng sinabi mo, pero at least narinig ko sa ibang tao. Ito ang nagpapatunay na meron kang concern sa ibang tao, sa mga may hirap na sinasabi mo, na meron ka rin isip at puso. Kaya lang ang tanong, nasaan? Kung gulong-gulo ka na, subukan mo kayang magsimba. Punta ka sa Quiapo, magdasal ka. Pakikinggan ka ni Lord. Kasi ako, lahat ng pinagdasal ko sa Quiapo, ay nakikinggan ni Lord. Subukan mo lang, maganda sa Quiapo.